Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang futsal ay magkahawig sa sikat na larong football. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng dalawang koponan ng lima na manlalaro kabilang goalkeeper. Nilalaro ito sa loob ng court. Araw-araw isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng futsal sa isang public school sa Las Piñas East National High School Verdan. Walang sapat na kagamitan pero kahit hindi sikat tong laro na to, tuloy pa rin ang kanilang pag-ensayo. Dahil para sa kanila, hindi lang to simpleng pagsipa ng bola, kundi paglaro papunta sa pangarap. Mga batang walang sapat na kagamitan pero pangarap ang ipinaglalaban. Sila ang juniors team ng Las Piñas East Futsal Team, isang grupo ng mga estudyante na nagsimula sa katuwaan at nauwi sa seryosong palaruan. Ito kami sa kanilang papraktisan. Sila na maglakad kasi wala silang pumasa. Sa nila. Ganito pala kalayo yung lalakarin simula sa bahay nila hanggang dito. Anong nangyari sa sugat mo dito? Nakayangkas lang po ako dati sa kaibigan ko. Tapos po, umitig po sa Maynila. So masakit pa? Makaka-practice ka pa naman mamaya. Kaya mo ba? So, si King lang yung na-late sa kanila pagdating dito sa pag-practice nila kasi yun nga, siya lang yung naglalakad papunta dito. Yung iba niyang makasama, may bike naman. Albert ang pinaka-agresibo sa pagdepensa, ngunit bihira lang siya nakaka-practice dahil binabantayan niya ang kanyang batang kapatid. Ba maging futsal player or meron ka bang pangarap bukod dito? Pangarap ko po maging futsal player at gagawin ko ang lahat para maabot ang pangarap na yun. Naisipang maglaro ng futsal? Gusto ko maglaro. Nung natry ko na, nagustuhan ko na po. Ang team captain ng grupo, siya ang nagsisilbing leader at siya yung pinakamasipag mag-practice. Paano mo babalansihin ang paglalaro mo ng futsal at pag-aaral? Ibigay ko po ang oras ko, kalahati sa futsal, kalahati sa pag-aaral. Ano pinili ang futsal kaysa sa ibang laro? Interesado po ako mag-aaral. Sa kanilang grupo, ngunit siya ang pinaka-determinado sa kanila. Tinitiis niyang maglakad patungo sa pinag-practice. Ano
maging futsal player or may pangarap ka pang iba bukod dito? Paano mo babalansahin ang paglalaro at pag-aaral mo? Pagkatapos po ng klase namin, diretso po ako dito sa park. Pagkatapos, practice. Uwi po ang iba, para mag-aaral. Masasabi niyo kay Kim na bata pa lang po atleta? Sumali sa sa futsal, basta huwag niya pabayaan pag-aaral niya. Kaya ng ibang futsal team na kumpleto ang protective gear at sapat na kagamitan ang mga bata. Pero sa kabila nito, persigid na ang bawat isa na lumaban at magtagumpay. Kinabukasan, nagkaroon sila ng exhibition na laro kontra Equitable Annex. Lakas na loob silang sumali para mapatunayan nila ang kanilang lakas at galing. Thank you.
sa 10 minutong paglalaro, nakascore ang Las Piñas East. Agresibong umatake at dumipensa ang East kontra Equitable. Nanalo sila sa score na 2-0. Ako po si Mario Janessa Arias at ito ang aming dokumentaryo tungkol sa mga batang atleta na may pangarap. Ang 10 minutong paglalaro, nakascore ang Las Piñas East. Agresibong umatake at dumipensa ang East kontra Equitable. Nanalo sila sa score na 2-0. Naging dihado man sila sa kanilang kagamitan, dala naman nila ang matinding determinasyon para lumaban sa bawat kompetisyon na kanilang sinasalihan. Batid nila mahaba pa ang kanilang lalakbayin para marating ang pangarap na tagumpay. Pero hanggat merong determinasyon at sipag sa kanilang puso, papatunayan nilang may panalo sa gitna ng hirap. Ako po si Mario Janessa Arias at ito ang aming dokumentaryo tungkol sa mga batang atleta na may pangarap.
Wow.